pera na naging bato pa. Siguro, ito ang salitang kadalasan yung naririnig sa bahay, sa mga kaibigan nyo, o kahit saan pa man. Well, madalas mo talaga itong mababanggit kapag ikaw ay sumusugal o nakikipagpustahan. Yun bang panalong panalo na? Pero sa huli, natalo pa. Pero minsan ba, narinig nyo na ang katagang jowa na naging bato pa? Sounds funny, right? Ngunit ang pangyayaring ito ay nangyari na sa buhay ko. Yung bang akala ko akin na siya. Akala ko mahal na rin niya ako. Akala ko magiging jowa ko na siya. Tiwala na ako na mapapasakin siya. Pero sa huli ay mauuwi pala ang panalo sa iba. Itago niyo na lang ako sa pangalang Vladimir. At dito sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ay maaaring common para sa iba. Ngunit sa tulad kong isang beses pa lang nagmahal, di malilimutang pangyayari ito. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa babaeng inibig ko na nagsimula lamang sa isang laro. Hanggang sa nagtapos din sa isang masakit na laro. Bago tayo tumalon sa main point ng kwento, nais ko muna sanang ibahagi ang ilang personal details ko. Well, wala naman akong ibang maibabahagi sa aking pagkabata. Dahil nga sa ako ay nag-iisang anak lamang ng aking mga magulang. Wala din akong na-achieve na mga karangalan. Pero sa kabila nun, isang babae ang kumumpleto ng pagkabata ko. At iyon ay si Maymay. Si Maymay ang nagsilbing sandalan, sandigan o kakampi ko mula pagkabata. Hanggang sa kami ay high school. Well, madalas din kaming mag-away nito nung kami ay mga bata pa lamang. Away bata lang. Di kita bate. Ito lagi ang kanyang favorite line. Masasabi ko talaga na itong si Maymay ang pinaka-the best na babaeng nakilala ko. At handa kong isugal ang buhay ko para sa kanya. At ganun rin naman siya sa akin. Ngunit nagbago nga lang ang lahat nung kami ay tumutong na sa kolehiyo. Hoy Maymay! Pagtawag ko sa babaeng yun nung napansin ko na uwian na nila. Childhood friend, or what I mean childhood crush ko nga pala itong babaeng na to. Sino ba naman kasi ang di maa-attract sa kanya? Lalo na at halos araw-araw kaming magkita nung kami ay mga bata pa. Dahil nga sa kaklase ko siya. Pero kalaunan, tinatawanan lang namin ang nakaraan na yon. Ang nakaraan na binasted niya ako matapos kong aminin na gusto ko siyang ligawan nung kami ay grade 3 pa lamang. Ha ha ha, piruin nyo? Grade 3 pa lang pero manliligaw na ako? Pero sabi ko nga, nung kami ay nagkolehiyo na, ay tuluyan na siyang nagbago sa akin. Ano na naman? Kanina pa uwian niyo ah. Ba't di ka pa umuwi? Masungit na sabi nito sa akin. Eto naman oh, siya na nga hinihintay, siya pa may ganang magalit ngayon. Sagot ko sa kanya. Sinabi ko bang hintayin mo ko? Bahala ka nga dyan? Eka nito, bago mabilis na tumakbo para ako ay kanyang maiwan. Hanip na babae na to, siya na nga hinintay ng ilang oras, tapos bigla-bigla pa akong iiwan. Hoy Maymay, bumalik ka nga dito! Pasigaw na sabi ko, bago siya habulin. Habang tumatakbo ako ay iba-ibang thoughts ang pumapasok sa isip ko tungkol sa sitwasyon ko ngayon. Mahahabol ko na nga sana siya. Pero sa kasamaang palad ay nabitawan ko ang aking mga bitbit. Kaya naman ang ending ay ako ang naiwan dito.
Ano ba problema mo, Maymay? Galit na sabi ko sa sarili ko. Hindi ko rin kasi maintindihan tong si Maymay. Simula lang naman nung college life siya, naging ganito ang pakikitungo niya sa akin. Masungit, iritado sa presensya ko, palaging wala sa mood, at higit sa lahat ay malamig kausa. Nagdaan pa ang ilang buwan at patuloy pa rin itong nagiging ganito sa akin. Kausapin ko lang minsan, e kala mong may allergy sa akin kung makalayo. Minsan pa nga ay iniiwasan niya ako. At pag may nagtatanong sa kanya kung magkakilala daw ba kami, ang tanging sagot niya eh, hindi. Kaya naman, isang araw, "Hoy, Maymay!" Pagtawag ko sa kanya habang nakatayo sa tapat ng kanilang room. Pero di ako nito pinansin at nagdire-diretso lang na pumasok sa loob ng kwarto na akala mong walang narinig. Kaya naman dahil sa inis ay napilitan ako na pumasok sa loob ng kwarto upang ito ay kumprontahin. "Ano ba problema mo, ha? Ba't maganyan ka sa akin? May kasalanan ba ako sa'yo?" Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. "Wala." Tipid niyang sagot habang may binabasa sa notebook niya. "Wala? Eh ba't ganyan ka sa akin? Inaano ba kita? Dati, di ka naman ganyan ah. Siguro, may iba nang nagpapasaya sa'yo ano?" Sabi ko sa kanya na mas lalong kinairita nito. "Alam mo ikaw, pilinggero ka rin na no. Jowa ba kita para gumanyan-ganyan ka ng salita?" Sabi nito. "Ang sa akin lang naman, gusto ko lang malaman kung bakit ka ganyan tromato. Kasaya-saya naman natin nung high school tayo ah." Sa sinabi kong ito ay di niya ako pinansin. Nagmisto lang hangin lang ako para sa kanya. Pero alam ko na bumabalik na siya muli sa dating pagiging isip bata. Base sa ginagawa niyang aksyon habang ako ay nagsasalita. "Ah, ganon." Eka ko bigla. "Vlad, maglubay! Huwag mong subukan!" Sabi niya sa akin. "Okay, ganyanan ha?" Wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa akin. "Isa, dalawa, tat, Vlad, ibaba mo ko!" Hindi na niya natapos ang pagbibilang niya matapos ko itong buhatin sa aking balikat at paikot-ikutin. Well, kung di niyo nalalaman, ito ang aming normal na kulitan araw-araw noon. After a few seconds, ay pinaba ko na ito. Hilong-hilo ito at haggard ang pagbumukha. Kala mong dinaanan ng bagyo ang kanyang buhok sa sobrang gulo. "Ano, magiging masungit ka pa sa akin, ha?" Tanong ko sa kanya. Ngunit minura lang ako nito, tsaka niya ako pinalayas. "Well, kahit sa sandaling segundo ay naramdaman ko ang saya ng kulitan namin ni Maymay. Kami pa lang kasing dalawa ni Maymay ang nasa room na yon. Kaya naman malaya ko itong napaikot-ikot habang nakapasan sa akin. "Di ka aalis?" Tanong niya. Pero ang tono ng tanong niya ay may halong pagbabanta. "Eh paano kung ayoko?" Mapang-asar na tanong ko sa kanya. "Bahala ka sa buhay mo dyan. Huwag mo akong kausapin. Magre-review ako." Sagot niya sa akin bago ituon ang buong atensyon sa kanyang hawak-hawak na libro kanina. Well, dito nga ay tumahimik na lang ako at pinagmasdan siyang magreview. Habang tumatagal nga ay may napansin ako sa kanya. Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pag-aalala na maaring may madiskubre ko mula sa kanya. Ito ang unang pumasok sa isip-isip ko
ilang sandali pa. Hoy, umalis ka na. Baka may uupo na sa inuupuan mo. Utos niya sa akin. Ha? Di naman ako nakakaabala ha. Tsaka wala pa namang uupo. E di kapag may uupo na, aalis na lang ako. Sagot ko sa kanya. E bakit ba kasi nandito ka? Sa tabi ko pa. E kapan ito? Well, to be honest, nasasaktan ako sa mga salitaan at pakikitungo ni Maymay sa akin nitong kami ay kolehiyo na. Ang sakit ha? Parang walang pinagsamahan? Madramang salita ko. Talaga, sino ka ba? Sabi niya sa akin. Medyo pinapahiya na nga din niya ako sa mga kaklase niya dahil nilalakasan na nito ang boses niya. Kaya naman halos buong klase ay nagtinginan na sa amin. Di ka pa rin aalis? Ang tigas ng mukha mo ano? Eka ulit nito na mas lalong kinapahiya ko. Kaya naman nawala na lang ako ng imik sa sinabi niyang ito. Napayuko na lamang ako. Ang sakit lang marinig na sa kanya nanggagaling ang mga salitang ito. At sa huling sinabi niya, ay dito ko din napigilan ang sarili ko. Palabas na sana ako ng kwarto nung bigla pa ako nitong hinabol. Tsaka sinigaw ang katagang, ayoko na kitang makita muli, Vladimir! Ilang segundo kong napatingin sa kanya nung sinabi niya ito, bago ko ito bigla ang hinalikan sa labi. Noong klase ay nagkaroon ng shock factor matapos ko itong gawin. May ilan pa akong narinig na nagsabi ng katagang, patay, away to. Habang ang iba naman ay sabay-sabay na nagtilian dahil sa kilig. Ilang segundo rin ang tinagal ng paghalik ko sa kanya bago ito matigil. Matapos may kumalabit sa likuran ko at paglingon ko ay bigla na lang akong nawalan ng malay. Tama ba ang ginawa kong ito? Well, malalaman niyo po yan sa susunod na yugto ng buhay ko. Sana po ay abangan niyo ang karugtong nito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Vladimir.